So hi guys, welcome back to my channel. So for today's video ay i-share ko lang sa inyo kung magkano ba yung binayaran ko sa aking surgery na abdominal myomectomy. So ito yung procedure ng pagtanggal ng myoma sa aking mapres. So ito yung updated na price niya as of June 2022 kasi nagpa-opera ako last week, so June 16, 2022. So i-share ko din sa inyo how's my condition after a week ng aking operation, yun yung mga pinapagawa sa akin, and then yung mga kailangan ba akong iwasan or bumabalik ba ang myoma kapag natanggal na. So yun, kung ano ba yung dapat gawin para ma-heal yung matres natin. Kasi sabi, kailangan daw ma-heal for 1 year ang matres ko. Then, ano ba yung mga dapat gawin for past recovery ng tahi ko. Yun. So i-share ko yan lahat sa inyo. Okay. So, ayun, bali kahapon nga, follow-up check-up ko. So, after a week, follow-up check-up para tanggalin niyo yung gasa. And then, linisin niyo yung sugat, linisin niyo yung tahi. Kasi, nung pag-out ko ng hospital, sabi, wag daw galawin. So, siya na yung maglilinis. And yun, after a week lang siya nalinis. And then, pagdating ko nga sa hospital, sabi niya, ba't daw hindi ako naliko? Sabi ko, akala ko po, hindi nyo talaga ako pinapaligo, kaya nagpupunas lang ako. So, pwede na palang maligo. Natatakot lang kasi ako kasi parang pag tinatanggal mo yung binder, parang wala kang tiyan. Tsaka parang masakit pa kasi So, para siya talagang CS na kada ubo, kada bahing, kada tawa, sobrang sakit. Tapos hindi pa ako makabangon mag-isa. So, sa panahong ganito, ma-appreciate mo talaga na may partner ka, may asawa ka, na andyan na tumutulong sa'yo, diba? Hindi mo pakayanin na mag-isa pag ganito talaga. So, ayun. Tinanong ko siya kung babalik pa ba ang myoma once na natanggal na. Kasi pinatanggal ko lahat na makita niya . So, kaya dalawa yung kinuha niyang myoma. So, yung 16 cm and then yung 3 cm. Bali, yung size noon sa ultrasound ay last April 2022. Yun doon ko lang nalaman na may myoma ako doon sa ultrasound ko. Ayun, bali, shinare ko yun doon sa aking myoma journey doon sa vlog ko. Di ba ang size niya ay 14 cm at 3 cm yung dalawang myoma. So, nung inilabas na doon sa operation noong June nga. So, after 2 months, di ba? Lumaki na siya ng 2 cm. So, yung 14 naging 16. And then, yung 3 naging 4 ata. So, ayun. Bali, lumalaki talaga siya. Kasi, hindi na naman ako nagkaroon nung May. Kaya, tinatanggal na nga yung myoma ko. So, once kasi hindi nagkakaroon ang babae, so, di ba, yung men's kasi, ano siya eh, maruming dugo siya eh. So, yun yung nagiging food ng myoma. So, kinakain niya, and then, lumalaki yung myoma. Diba? Yun ang sabi. Ayon din sa pag-search ko, pag-research ko. So, ganun. So, lumalaki talaga pala siya. Then, sabi nga nung OB ko, dati pa daw yun, kumbaga lumaki na lang, di ba, na
Norize ako. Tapos doon nagkaroon for 2 months. So yun, napahilig ako sa meat. Sa puro protina. So walang rice, dapat na i-balance ko siya. So mali yung naging diet ko. Kaya lumaki ng ganun ang mayom ako. Tapos hindi ko man lang na-detect sa sarili ko na ganun. Kasi nga wala namang masyadong masakit na nararamdaman. Palagi lang akong naiihi. Tapos parang ang hirap mag-CR, ang hirap pumuko. So, ayun. So, kala ko kasi, kala namin baby na, diba? So, ayun. Then, ito nga. Okay na. Finally, natanggal na siya. And thank God. Ayun. So, ang sabi ng OB ko, kailangan kong uminom ng pills for 1 year. Sabi ko nga, Dok, pwede bang hindi na lang ako mag-pills? Ano na lang, hindi na lang magsa-sex for 1 year? Sabi niya, hindi daw para dun yun. Kala ko naman kasi para dun yun. Kaya ako pinag-pills para walang sex. Para hindi ka mabuntis. Ganon. Hindi pala yun dun. So, kailangan mong ma-heal yung matres. Ibig sabihin, hindi ka dapat magkakaroon for 1 year. So, hindi ka dapat tudugain. Sabi niya, may mga spotting, pero hindi daw talaga magkakaroon. Once na uminom ako ng pills for 1 year. So, yun. And, tinanong ko nga kung may mga pagkain ba akong dapat iwasan. Kasi, ang sabi niya ay na umuulit daw yung mioma once na alis na. So, natakotaman ako. Kaya, baka ako may ipapaiwas na food. Sabi niya, wala daw. So, mabalik na lang ako for a year. Or, basta i-check niya kung may makikita siyang nagkakaroon ba ulit ako ng mioma, kung mabilis ba yung paglaki, gano'n. So, hindi pala assurance na pag nawalan ka ng mayuma, wala na, hindi na magkakaroon ulit. So, magkakaroon hanggat hindi ka daw may menopause. Biniling din ng OB ko na huwag mabuhat ng mabibigat para mag-heal agad yung tahi ko, yung sugat ko na yung sa loob. Tapos, twice a day daw linisin nung alcohol. And then, yung may pinapahid na yung ointment na eto, Foskina. Foskina, yun. So, siguro para mas mag-heal yung tahi. Ayun. Then, ngayon, medyo, after a week, medyo okay na ako. Tumatawa na ako. Pag na ubo, na bahing, hindi na masyado masakit. So, tinatry ko na rin bumangon mag-isa. Nakakaya ko na, okay na. Ayun. For 1 week, medyo okay na. So, kailangan ko na lang pahilumin yung sugat sa loob. Kasi kahit daw kahit okay na yung tahi sa labas, syempre yung loob niya maano pa rin yun, na masakit pa siya. Every time na medyo gumagalaw ako na matindi. So, hindi talaga dapat kumikilos. Nung nagwalis ako one time, tinry ko. So, makatagal. So, kahit kaya ko nang gawin yung isang bagay, bawal pa rin gawin kahit madali lang siya. Kasi, ang maano dyan yung binat, di ba? So, iwas tayo sa mga ganyan. Pinirmahan niya yung SSS ko, yung sa sickness, ay ang rest ko lang, ang leave ko lang sa work ay 60 days. So, kahit pareha siya ng sa CS, yung rest day mo naman, mas konti. So, 60 days lang siya. Diba, ngayon, yung nasa batas ng
ng sana sa CS ay 105 days. So pag ganito, pag surgery ng myoma ay 60 days lang. Ayun, bali ang hospital bill ay umabot sa 113,755.47. So, kasi meron dyang admission fee na 13, and then yung pharmacy na 16,000 something, yung laboratory 9,000 something, tapos yung room ko is ward lang. Ang ward nila sa isang private hospital ay 1,750 and 3 days. Kahit 2 days lang yun eh. And then morning na lang pang 3 days kami lumabas. Pero 3 days pa rin siya counted. So 5,250. Tapos yung surgical, yung mga ginamit during the surgery is inabot din ng 17,000 something. Tapos yun nga yung professional fee is 42,000 something. So dun sa professional fee ay yung sa surgeon ko, yung sa OB ko, siya 27 lang doon. So 27,000 lang siya doon. And then yung iba ay dun sa ibang doctor na nandun din. Halimbawa, nagkaroon kayo ng case na ganito, tapos wala naman kayong health card, marami pong malalapitan, like PCSO, tapos sa DSWD, and then malasakit center, yan. Yung sa mga municipal, napakarami. So dapat i-avail natin yun. Kung wala tayong work, tapos may ganyan tayo, don't worry. May mga sa government natin, may mga tulong tayong may hingi. So dapat lang i-timing nyo yung surgery nyo ng weekdays. Kasi para bukas yung office ng municipio or what. So, yung timing nyo na lang. Kasi in 2 to 3 days, palalabasin ka na ng OB mo. So, pag nagpa-set ka ng surgery, yan. Gawin mo na lang ng Monday, Tuesday, gano'n. So, yun, para aware tayo. Ayun lang. So, kung gusto mo magpa-opera, wala kang idea sa price, ayun, mag-prepare ka na lang ng 100 something, or mag-prepare ka ng mga docs, mga requirements, para kung hihingi ka ng tulong sa government natin, diba? So yun, ganun na lang. Sa mga ganyang may lang yung problem ka sa health, so ma-appreciate mo talaga na may work ka and then meron pong health card. So magkano ba yung na-less ng health card? Bali siya 63,300. Bali ang magiging kaltas lang yan monthly 300 plus. So kahit 10 years ko yung bayaran eh, pasok na eh, diba? Pero sabi nga nila, once na may health card ka, mas okay na hindi mo nalang magamit. Magpahid ka na. At, diba, para wala nangyayaring masama sa iyo. Ayun. So, yun. So, tayo po ako may card dahil yung laking bawas nun, 63,300. And, yung PhilHealth ay 23,300. So, ang pinakabiniyaran ko na lang ay almost 23,000. So, 22,000 something. O, diba? Laking ginhawa ng wala sa akin. Pero ganun lang ang biniyaran ko. So, I'm so thankful. Ayun. So, ang galing, diba? Ang onti na lang ang biniyaran ko. So, ang kailangan ko na lang gawin ay magpagaling.
hindi gumawa ng mga bawal. So, hindi man ako pinapaiwas sa meat ng hobby ko. Pero, iwas na rin ako paunti-unti. Healthy food, gulay, isda, ayan. So, no to pares na. Kasi sa mga nire-research ko, yun nga. So, basta marami kang intake ng protein, yun nakapagpa-trigger ng ano ng myoma. So, that's it. Ayun, so, health is wealth. Kaya, alagaan natin ang ating body, ang ating self. Ayun lang. So, thank you guys sa pagsama sa aking myoma journey. So, hinihintay ko na lang ay yung maghila yung aking matres. So, after a year, sana magkaroon pa ng baby. I'm hoping. Yun. So, thank you guys for watching. Bye-bye.